Si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin ho natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, lalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa aming pagdiriwang sa pagkabuhay ng aming Panginoong nagtagumpay, kami paging dapating makapakinabang sa ligaya ng kanyang dulot na kaligtasan. Ngayong siya'y namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga nananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula ng patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Sipri at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinangangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit may kasama silang ilang taga-Sipri at taga-Sirene. Na pagdating sa Antioquia ay nangaral naman sa mga Grego ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus. Sumaka nila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniniwala at nananalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe. Puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo. At nang kanyang matagpuan ay isinama niya sa Antioquia, isang taong singkad silang nanatili roon kasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao.
At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos. Purihin ang tanang bansa ang Panginoong dakila. Pag itinala ko yaong mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babilonya. Ibibilang ko rin yaong Pilistiya, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Siyon, yaong sasabihi, ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatagin ng kataas-taasan. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Ang puon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong do'y mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawa, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo sa portico ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami pag-aalinlangin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo ng tiyakan." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala, sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Hmm.
sa ating unang pagbasa, napakagandang balikan, no, at basahin ang gawa ng mga apostol sapagkat nilalaad sa atin ang buhay ng unang Kristiyanong pamayanan at paano lumago ang pananampalataya mula sa pagpapahayag ng mga apostol. Pero hindi ho nananatili ang pagpapahayag sa mga apostol. Ito maganda ho doon. Hindi nanatili lamang ang mga apostol ang nagpapahayag. Sa ating unang pagbasa ho ngayon, nung nagsimula ang pag-uusig sa mga Kristiyano, simula nung si Esteban ay patayin, ang mga Kristiyano ay nagpunta sa iba't ibang lugar. At kung asan man sila, kung saan saang lugar sila nagpunta, yung mga Kristiyano mismo, yung mga naniwala kay Kristo, ang nagbahagi at nagpahayag ng mabuting balita na narinig nila mula sa mga apostol. Eh, hindi lang po yung apostol ang nagpahayag ng mabuting balita. Hindi lang po si Pedro, hindi lang si Pablo. Pero sa ating unang pagbasa, yung mga naniwala kay Kristo at nanampalataya kay Kristo na nagpunta sa Antioquia, sila mismo ang nagpahayag ng mabuting balita at doon dumami ang mga nanalig kay Kristo. Kaya sinabi nila papuntahin si Bernabe sa kanila para gabayan ang kanilang komunidad na nagsisimula ng lumago. Preaching and sharing came from ordinary Christians. Hindi galing sa mga alagad, nagmula sa kanila. Sila yung mga nakarinig ng pagpapahayag ng mga alagad. At kung saan sila nagpunta, binahagi din nila ang mabuting balitang yun. Hindi nila sinabing, ay, yung mga alagad na lang bahala magpahayag. Total, gawain nila yan. Sila na lang. Yung mga pitundiya ko nung hinirang na lang ang magpahayag. Kami, chill-chill lang. Hindi ho ganun na naging buhay nila. Kahit ordinaryong mananampalataya at nanalig kay Kristo, ibinahagi sa kanyang mga kakilala at sa mga nakadaupang palad niya, sino si Kristo. Kaya ho, sa Antioquia, unang tinawag ang mga alagad bilang Kristiyano. Tinawag ang mga nananalig kay Kristo na Kristiyano. Nagsimula sa pagpapahayag, nagsimula sa pagbabahagi, hindi lamang ng mga alagad, kundi lahat ng nananalig kay Kristo, ibinabahagi din ang mabuting balitang kanyang narinig. Maganda ring imbitasyon sa atin ito bilang Kristiyano ho ngayon na sa ating paglakbay sa panahon ito ng muling pagkabuhay, na ito rin ang isyon natin. Ito din yung imbitasyon sa atin ng Panginoon na lahat tayo ay inaanyayahan at tinatawag na ibahagi ang ating pananampalataya kay Kristo. Kung gusto mong lumago sa pananampalataya mo, at kung dinagdarasal mo, Lord, palakasin mo pananampalataya ko. Palaguin mo pananampalataya ko, Panginoon. The best way to grow in faith is by sharing your faith. Kung tatanong kayo, paano mangyayari yun? Subukan mo muna. Subukan mo muna. Just try it. Walang mawawala sa iyo. Kung nanghihina ka sa pananampalataya at kung gusto mong lumago ka sa pananampalataya mo, simulan mo sa pagbabahagi ng pananampalataya mo kay Kristo. At yan ang mission natin lahat. Hindi lang ng mga pari, hindi lang ng mga madre, hindi lang ng relihiyoso, kundi ang bawat Kristiyano ay tinatawag na ibahagi ang mabuting balita sa lahat. Lahat tayo ay magkakatuwang sa misyon ni Kristo na ibahagi kung sino si Jesus sa iba. Dito po nabuhay at dito lumago ang pananampalatayang Kristyanismo na maririnig natin sa ating unang pagbasa. At ngayon, patuloy na imbitasyon sa atin ito
na lahat tayo ay katuwang, lahat tayo ay inaanyayahan na ibahagi ang pagkakilala natin kay Kristo, ang ating pananampalataya sa iba, maging saksi ng kabutihan ng Diyos na muling nabuhay. Amen. Tumayo po tayo. Minamahal kong mga kapatid, pinagkakalooban ng Diyos ng buhay na walang hanggan ang mga tupang kabilang sa kanyang kawan. Manalangin tayo sa Ama, taglay ang pagtitiwala na hindi tayo mawawalay sa kanyang pangangalaga. Ang ating itugon, banal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Banal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang Santo Papa at mga obispo, naway mga tunay na pastol sa pamamagitan ng pag-akay sa kanilang kawan sa luntiang pastulan, manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang mga nalihis sa landas ng kabutihan, naway maakay pabalik sa kawan ng Panginoon, manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang mga kabataan, naway marinig ang tinig ng mabuting pastol na tumatawag sa kanila upang maglingkod sa pamilya ng Diyos sa isang natatanging paraan. Manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang mga may sakit, naway maranasan ang kabutihan ng mabuting pastol sa pamamagitan ng mapagmahal na pangangalaga ng kanilang mga pamilya, manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang mga namayapa, naway akayin ni Kristo ang mabuting pastol upang sila ay makarating ng ligtas sa tahanang walang hanggan, manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ama naming nasa langit, tinggin mo ang aming mga panalangin. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin na parang ikaw ang higit na nakababatid. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Pinupuri kita, oo, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makunghang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Tumayo po tayo.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at sa katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin ang pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa
mata at magsaya. Malalikaw buhay ang Panginoon. Ako ay nabuhay, hindi ka iiwan. Makakasama mo ako hanggang sa wakas. Alisin ang takot, dusa at yung lumbay. Puso mo'y iyong itiwasay. Alam kong buhay ang Panginoon. Inalo niya't kinapi ang kamatayan. Punasan ang iyong luha sa mata at magsaya. Manalik kang buhay ang Panginoon. Alin at hawakan aking tagiliran, daliri mo'y iyong ilusot sa butas ng kamay. Kapayapaang hatid iyon ang tanggapin. Huwag ka nang mag-alinlangan. Alam kong buhay ang Panginoon. Tinalo niya't kinapi ang kamatayan. Punasan ang iyong luha sa mata at magsaya. Manalik kang buhay ang Panginoon. Announcement. Inaanyayahan po ang mga ministry, organization at samahan ng ating simbahan at lalo't higit ang mga deboto ng Mahal na Birheng Maria na salubungin ang pagdating ng Mahal na Birhen ng Antipolo dito sa ating simbahan sa darating na April 27, 2024, Sabado. Ang misa ng pagtanggap ay sa ganap na 10:00 AM na pangungunahan ng ating rektor na si Reverendo Padre Rufino Siscon Jr. Mananatili po ang Mahal na Birhen ng Antipolo hanggang Martes, April 30, 2024, at ang misa naman ng pamamaalam ay sa ganap na 6:00 PM na pangungunahan naman ni Most Reverend Roberto Santos, Obispo ng Antipolo, at susundan ito ng alaylakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw
at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan, na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makakamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin.